Kamusta kayo mga kamorge? Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa naging kamatayan ng isang sikat na online seller na si Jeline Dablo. Nitong mga nakaraang araw lang ay pumanaw na siya mula sa sakit na endometrial cancer. Ngayon, pag-usapan natin paano nga ba ang nagiging proseso kapag ang isang patay ay mayroong sakit na cancer. Bigyan ko muna kayo ng mga idea kung ano ba ang itsura ng mga nagiging pasyente natin o ng patay na mayroong cancer. Karaniwan po sa kanila ay dumadaan sa chemotherapy, kaya karaniwan sa mayroong cancer is walang buhok. Payat ang buong katawan, mayroong manas, at karaniwan mayroong tubig sa tiyan. Ayan, ipapakita ko sa inyo katulad nung kay Jeline Dablo, talaga kung makikita nyo punong-puno na ng tubig yung tiyan niya. O ngayon, simulan natin paano ang procedure kapag ganito ang sakit ng pasyente natin. Karaniwang pagbabalsa mo pa rin, kukuhanan ng ugat at dun pararaanin ng formalin. At pagkatapos na makargahan ng formalin sa ugat, ang kasunod na karaniwang ginagawa is lalagyan ng formalin itong gawing tiyan. Pero sa kondisyon ng ganitong patay, nakita nyo naman na talagang punong-puno na ng tubig yung tiyan, hindi muna natin lalagyan ng formalin. Kasi kapag nilagyan pa natin ng formalin, yung malaking tiyan o yung puno na ng tubig yung tiyan, lilagyan mo pa ng formalin, talagang aalsa pa ng todo. Kaya ang gagawin natin is tatanggalin muna natin yung tubig sa loob ng tiyan. Paano tinatanggal yon? Kung nakakita na kayo kung paano yung pagtanggal ng dugo sa patay, ganun din po ang gagawin. Kapag natanggal na yung tubig sa tiyan, dun naman na ilalagay yung formalin para ma-preserve yung loob ng tiyan. Ngayon, paano naman ang procedure kapag mayroong manas ang isang patay na mayroong cancer? Mula pa lang sa pagkakarga ng formalin sa ugat, kailangan is talagang matapang yung timpla ng formalin. Kung ang karaniwan is 1:3, kailangan natin gawin na 2:2. O 2 litro ng formalin sa 2 litro ng tubig. Bakit kailangan mas matapang ang timpla ng formalin? Papaliwanag ko sa inyo, ganito yan. Kung 1:3 lang ang gagamitin nating ratio kapag manas ang patay, di ba may tubig yung katawan? Ngayon, kapag pumasok na yung 1:3 na timpla ng formalin sa loob ng katawan, tatabang pa yung timpla ng formalin, kaya hindi masyadong e-epekto yung formalin. Ngayon, kung 2:2, matapang na yung timpla ng formalin, kahit na sabihin nating may tubig o may manas yung patay, tatalab at tatalab pa rin yung formalin na ilalagay natin dahil matapang na yung timpla. Ito, last na question na sasagutin ko. Hindi po ba tutulo ang isang patay o hindi maglilik yung pinakamanas ng isang patay kapag naaburol na? May mga paraan po tayo para hindi kumatas ang isang patay na mayroong manas habang nakaburol. Ano yung paraan na yun? Diba humihiwa tayo sa patay? Ngayon, kahit natahiin po yung mismong naging hiwa na yun, kapag may manas ang patay, tutulo at tutulo pa rin yun. Pinaka-procedure, yung mismong nagintay, halimbawa dito sa braso, bulak, packaging tape. At para lalo tayo makasigurado, babalutin natin ng plastic o yung tinatawag na charol. O halimbawa sa katawan naman, nagbutas tayo sa tiyan, nagbutas tayo sa may gawing tuhod o sa hita, bulak, packaging tape pa rin. At pinakamainam na gagawin natin is babalutin natin yung buong katawan mula rito sa mismong dibdib hanggang sa may paanan. Para in case man na may tumulo, nandoon lang sa loob ng plastic, walang magiging problema. At sana'y may natutunan kayo sa isinagawa kong pagpapaliwanag. Muli, nakikiramay po kami sa lahat ng mga naulila o sa pamilya ni Jeline Dablo. Salamat sa patuloy niyong suporta. Ingat po kayong palagi mga kamorge.